Tayo po ay tumayo at ating pong papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! We praise you, Lord. We glorify your name, Father. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, Panginoon. We praise you. We praise you. We praise you, Father. Hallelujah! All glory to you. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo? Ngitian nyo nga muna yung mga katabi natin. Ayan, lagbas, ano ba tawag ito? Face reveal. Face reveal, smile. And ayan. Salamat sa Panginoon sa atin pong sama-samang pananambahan. Pagpupuri po sa Kanya. Ngayon po'y second Sunday ng February. Sabi nila, Love Month. Huh? Although, hindi po natin nais na makisabay dun sa ang madalas description niya. Highly commercialized, highly materialistic, pagkatapos ay kadalasan ay lust-driven na celebration ng Valentine's Day. Sabi nga ng Pastor Willie kanina, basta ang sigurado, yung pag-ibig ni Kristo ay higit sa pag-ibig ni Valentino. Yan.
Pero maganda pa din po, napapaalalahanan tayo dahil baka nakakalimot tayo na ating Diyos ay Diyos ng tunay na pag-ibig. Totoong pag-ibig. Kasabi nga nung special number natin, di ba? Dahil ang Diyos natin pag-ibig, eh dapat tayo nagmamahalan, mag-ibigan tayo, magtulungan. At may linya pa nga doon, kung tayo man ay bigo. Ha? Kung ikaw man ay bigo, kumusta ka kapatid? Broken-hearted ba ngayon? Discouraged ba? Discouraged? Stressed? May pasanin? Ha? Ano mang kalagayan yan kapatid? Huwag daw po nating lilimuti na meron tayong Diyos na nagmamahal. Ayan. At yun talaga yung highlight nitong ating pag-alala sa pag-ibig ng ating Diyos. Sa ating pong pagpapatuloy sa pagtalakay sa life, ministry, and teachings of our Lord Jesus Christ, we will now come to the very important and very significant times or experience ng Panginoon nung sa'yo nandirito pa sa buhay. Actually, pinagsama ko na po ito yung baptism and temptation. The baptism of the Lord Jesus Christ and then later on, the temptation of the Lord Jesus Christ. But first, let us pray. Lord, let the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing to you. Speak to us, Lord, and let us be doers and not just hearers of your word. Minister to each and every one of us. We pray this in Jesus' name. Amen. Basahin po natin yung text natin simula dun sa Matthew 3. Binasa kanina yung Matthew 4, 1 to 11. Pero sisimula natin sa 3, 13 to 17 dun sa baptism ng ating Panginoon. Mula Matthew chapter 3, 13 to 17. Ayaw atang gumana nung aking clicker. Bakit ba tong clicker na to? Nung isang taon ba to ayaw? Ayan. Abi, then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill righteousness. Then John consented. As Jesus was baptized, he went up out of the water, and at that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, this is my Son whom I love, with him I am well pleased. As mentioned last Sunday, John the Baptist prepared the way for our Lord Jesus Christ. Niready ni John the Baptist. Inintroduce ni John ang Panginoong Jesus dun sa mga tao, telling them, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. So nangaral si John the Baptist ng repentance, ng pagsisisi. Ang sabi niya dun sa mga tao, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan, and then magpabautismo kayo. And the people who heard him, lahat ng mga nakikinig sa kanya, eh nag-respond sila by confessing their sins, and then they were baptized. Nung magkita po si Jesus at si John, magpinsan po itong dalawang ito. Nagpabaptize si Jesus sa kanya, nagpabaptize ang Panginoon. Ayaw sana ni John, kasi sabi niya, sino ako para bautismuhan ka?
Eh sabi niya nga, hindi nga ako karapat dapat na ayusin yung iyong panyapak. Sabi niya, ikaw yung dapat magbaptize sa akin. Pero ang sabi ni Jesus sa kanya, hindi. Ikaw ang magbabautis mo sa akin. At kaya niya ginawan, kaya nangyari yon, sabi niya, to fulfill righteousness. Ibig sabihin, para matupad ang nasa kasulatan. Yung sinulat ng mga prophets, particularly kay Isaiah sa Old Testament. Makita po natin dito, ayaw talaga. Yan. John baptized those who repented of their sins. So, binautismohan ni Jesus, binautismohan ni John yung mga nagsisisi sa mga kasalanan nila. At yung mga gustong mag-ayos ng kanilang kalagayan, ng kanilang relasyon sa Diyos. Pero si Jesus, wala naman siyang kasalanan eh. So wala siyang pagsisisihan. Kaya siguro nag-aalangan si John na bautismuhan si Jesus. Pero ang sabi ni John, ni Jesus, ng ating Panginoon, let it be. Hayaan mangyari. Kasi yung bautismo niya, para ma-fulfill. His baptism fulfilled the scripture and it confirmed who he is. Na-confirm kung sino siya. So, it fulfilled the prophecy. Nangyari po yung nakasulat sa Old Testament. Na-confirm kung sino siya. Sino ba si Jesus Christ? Well, Jesus, of course, is the second person of the triune God. Siya yung pangalawang persona ng Trinity na atin pong ipinapangaral. At one time, sa pag-uusap namin, kailan ba yun, nung nakaraan, ang hirap minsan i-explain yung Trinity. Habi, walang perfect na illustration that would describe yung ating pinaniniwalaan at pinapangaral na isang Diyos sa tatlong persona. But ito pong bautismo ng ating Panginoon, it shows a perfect picture. The perfect picture of the Trinity. Makita natin, the second person, God the Son, Jesus Christ, was baptized. At sabi nung verse, the Holy Spirit descended, bumaba ang banal na Espiritu sa anyo ng kalapati at dumapo sa kanya. And then narinig po nila yung tinig ng Ama. Sabi, this is my Son whom I love, with him I am well pleased. Talagang dinescribe doon, kompleto sila doon po sa larawan na yon. Alam niyo ba, mapag-uusapan pa natin ito ng mas mahaba at mas malalim yung baptism ng ating Panginoong Jesus. Pwede sa mga baptismal lessons na ating gagawin, lalo na ngayon, ang bilis po ng panahon, February na, next month, March na, and then susunod, April na, ibig sabihin, Holy Week na. At alam niyo po, nakagawian po natin dito na tuwing Resurrection Day, di ba? Nagbabautismo tayo. Nagbabautismo tayo. And dalangin natin, nagagawin po natin ito. Yung mga sineshera natin ng gospel na tumanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, babautismahan po natin sila bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, katulad ng ginagawa ni John the Baptist. Babautismuhan natin sila bilang pagsunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Babautismuhan natin sila bilang identification sa ating Panginoong Jesus na nagpabautismo din naman kay Juan Bautista. And you know, for every sinner who repents, sa bawat makasalanan na nagsisi at nagsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoong Jesus at susunod sa water baptism, our God is pleased. Nalulugod ang ating Diyos. Pwedeng nai-imagine natin, katulad ng bautismohan ng ating Panginoong Jesus, ma-imagine natin ang Ama nagsasalita, this is my child whom I love. With him or with her, I am well pleased. I am well pleased. So, ma-excite po tayo. February, ang bilis ng panahon. March, April, tatandaan ko last year, nakatatlong batch tayo ng bautismo eh. Merong binautismohan sa Bataan, merong binautismohan dun sa Resurrection Day, dito sa resort dito.
And then may pahawal pa, may third batch dun sa Palmera. No, and prayer natin, this year, marami tayong mabautismoan. Ibig sabihin, mayroong mga taong tumatanggap sa Panginoon at sumusunod sa Kanya through water baptism. But after the baptism of the Lord Jesus Christ, what happened next? Anong sumunod na nangyari? Sa pagkaka-account ni Matthew, dulo ng chapter 3, bautismo, and then chapter simula ng chapter 4, yun ang pagtukso, yung temptation. And even sa mga baptismal class, nababanggit ko ito sa mga susunod sa bautismo, after nung lesson at final line decision la to follow in water baptism, like kung nasasabi, after your baptism, beware. Beware. Bakit? There will be lots of temptations. Susubukin ka. Tutuksohin ka. Kung totoo ba itong ginawa mong desisyon na pagsusuko ng iyong buhay sa Panginoon. In chapter 4, verses 1 and 2, sabi, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Ito pong verse 1, very intriguing po ito. Parang medyo nakaka-intriga. First, notice that Jesus was led into the desert by the Spirit. Ang Espiritu ng Diyos yung nagdala sa Kanya dun sa disyerto. So, the Spirit of God planned this moment. Planado ito. Pinlano ng Espiritu at dinala si Jesus dun sa desert. But take note, it was the devil and not God, not the Spirit, who did the tempting. Ang nagtukso sa Kanya. Why? The devil wants to destroy Jesus. Gusto ng devil na wasakin, sirain si Jesus. At even sa panahon natin sa ngayon, let us beware. The devil wants to destroy you. The devil wants to destroy me. Patuloy yung kanyang desire. Nasirain tayo, wasakin tayo. Ayaw niya na tayo mayroong kaugnayan sa ating Diyos. So, God is leading Jesus to be tempted, to be tested. Satan is doing the actual tempting. So, mahalaga po ito, mahalaga ito. It is essential that we realize hindi tayo tinutukso ng Diyos. At hindi ang Diyos ang tumukso kay Jesus. Remember, ang sabi ni James sa kanyang aklat, sabi niya sa James 1 chapter 3, 1 chapter 1 verse 13, sabi niya, when tempted, kung sakaling merong temptation diyan, merong tukso, no one should say God is tempting me, wag mong sabihin tinutukso ka ng Diyos. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. God never tempts us. Hindi tayo tinutukso ng Diyos. In fact, ayaw nga ng Diyos na magkasala tayo. However, sometimes God leads us to be tested by allowing us to face temptations. Bakit? Yung tanong, ayaw pala ni Lord eh. Pero bakit inaallow ni Lord? At sometimes nalilit pa tayo kung sa mga sitwasyon kung saan meron mga temptations. Sabi ni James pa rin, sabi niya, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know the testing of your faith produces perseverance. Yung mga testings, pagsubok, kasama na yung tukso. Sabi ni James, consider it pure joy. Magala kayo. Pag humaharap kayo sa mga ganyan, bakit? Kasi yung mga bagay na yan, yung trials and testing of your faith, ang ibubunga niyan sa inyo, perseverance, pagtitiyaga. Makikita natin dito, Satan wants to destroy us, but God wants to build us up. Ang layunin ni Satan sa temptation, wasakin ka, magkasala ka. Ang layunin ng Diyos, patibayin ka, palakasin ka.
Pagka na-realize natin itong mga katotohanan ito, then we can face temptation and we will allow God to use it for our good. For our good. Rather than allow Satan to use it for evil. Now, tingnan natin yung details ng temptation. Tingnan natin yung details ng temptation. Sabi, dinala si Jesus dun sa desert. And then, nag-fasting siya for 40 days and 40 nights. So, imagine ninyo. Halimbawa kayo, 40 days, 40 nights. Walang pagkain. So, syempre, gutom. Gutom. Baka namayat na tayo. Merong iba nakapansin sa akin. Sabi, Pastor, tumaba ka. Ibang klase ang ospital. Nakakataba. No? Remember, Jesus was human at that time. Nagugutom siya. So, certainly, yun yung nararanasan niya. Kailangan ni Jesus yung physical provision. But he needed God more than the physical food. Sabi ng verse, the tempter came, dumating daw yung manunukso, and then sabi sa kanya, if you are the Son of God, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa mga batong ito na maging tinapay, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Now, let us look at how this temptation works. Una sabi, if you are the Son of God, kung ikaw yung anak ng Diyos, patunayan mo. Prove it. Alam nyo, maraming naharap si Jesus Christ na ganitong temptation. You prove it. Nakapako na nga lang siya dun sa krus. Sabi ko, ikaw talaga ang anak ng Diyos. Di iligtas mo sarili mo. Damay mo na rin ako. If you are the Son of God, prove it. Prove it. Tanong, meron bang kailangang patunayan si Jesus? Meron ba siyang kailangang patunayan? Naalala ko tuloy one time, yung isang kwento, meron daw isang lalaki na machong-macho, guwapo pa. At dahil sa macho, guwapo, so marami siyang relationship, at marami rin siyang bisyo. At sabi niya, pag lumabas ako ng building, lumabas ako ng bahay, kahit sa ang direction ako maglakad, may uuwian ako. Yeah, ganun siya ka. Ibig sabihin, may mga ano siya doon. Wow! No? Huh? Meron ba ditong ganun? May nagtanong sa kanya, ba't mo ginagawa yan? Ba't hindi ka maging faithful? Sabi lang, eh siyempre, para patunayan yung pagkalalaki ko, yung pagkamacho ko. Huh? Iba eh. Ganun ba yung dating? Sabi sa kanya ng kausap niya, ba't kailangan mong patunayan? Duda ka ba? Duda ka ba? Meron bang kailangan patunayan si Jesus? Nung tinatempt siya nung devil, kung ikaw talaga yung anak ng Diyos, patunayan mo. Jesus has nothing to prove. He knows himself. Kilala niya kung sino siya. Hindi niya kailangang patunayan yun. Kapatid, wala tayong kailangang patunayan kung kilala natin yung sarili natin. Marami sa atin, we're showing off. We're doing things to prove ourselves, para makita nila, para patunayan na ganito ako, ganito. No, kung kilala mo kung sino ka, kung ano nga, there's nothing to prove. You are who you are. And God loves you for who you are. Nothing to prove. Kaya sabi niya kanya, tell these stones to become bread. Sabihin mo sa tinapay na to, maging, o sa batong to, maging tinapay ka. Ayan. One of the very effective temptation for us is wanting things to be quick, to be instant. Di ba? Gustong-gusto natin 'yun, yung mabilis. Kaya nga nauso yung
fast food, ayaw natin yung pagkakain ka, o order ka, lulutuin pa. Yeah. Eh, pagkang gutom ka na, kailangan fast food. May instant coffee, may instant noodles, instant pansit canton. Kaya pagkang pati sa ating hanap buhay, marami ayaw magtrabaho, gusto easy money, fast transactions. We want shortcuts. Pero analyze this. Madalas, sa kagustuhan natin ng mabibilis na mga bagay o mga pangyayari, pumapatol tayo sa mga shortcuts na karamihan ay illegal. Transaction sa BIR, sa LTO, sa City Hall, sa pag-aaral, sa trabaho, lahat shortcut, mabilis dapat. Para okay, kagad. Sabi ng devil, gutom ka na, di ba? Kaya mo naman gawin to, edi shortcutin mo na. Kaysa naman, bibili pa ng pagkain, magluluto pa, So here the devil was challenging Jesus to make instant solution for his physical need, yung pagkain. Skip the natural process of preparation and cooking. In fact, kayang-kaya naman ni Jesus to, di ba? He has the power to do it. He can do a miracle by turning the stones into bread. Pero alam niyo ba yung first miracle ni Jesus? Ano yung first miracle niya? Turning water into wine. In fact, bago niya nga ginawa yun eh, nung sabihin sa kanya ni Mary na, oy, wala na silang inumin. Yeah. Oy, babae. Hindi ko pa oras. Relax. May tamang panahon. May panahong itinakda ang Diyos. May panahong itinakda ang Ama. Kung kailan niya gagamitin yung kapangyarihan niya. Kung kailan niya gagawin yung first miracle niya. So may timing na itinakda ang Diyos. Kung kailan, saan, paano niya gagawin yung mga bagay niyon. At dapat niyang sundin yun. Although kayang-kaya niyang gawin. Pero hindi. May timing si Lord. Sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, may timing si Lord. Huwag kang magmadali. Huwag so shortcut. Matinding temptation niya na yung shortcut. At marami sa ating nabibiktima niyan. Gusto ng shortcut. Gustong madaliin. May timing si Lord. So Jesus answered him, "Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." In fact, kino-quote dito ng ating Panginoong Jesus yung sinabi ni Moses in Deuteronomy chapter 8, verse 3. Sabi ni Moses sa mga Israelites, "He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord." Alam nyo, nung sabihin ni Moises itong kinukote na ito ng Panginoong Jesus, nire-remind niya yung Israel, di ba nung umalis tayo ng Egypt, papunta sa Promised Land? He humbled you and caused you to hunger. Naranasan nating magutom. Kasi yung mga pagkain natin, di ba, ano lang ba yung dala natin? Unleavened bread. But you know, kahit na ubos na yung tinapay na baon natin, ubos na yung pagkain na dala natin, gano'ng katagal ba sila naglakbay? 40 years! Eh, meron bang tinapay na tatagal ng 40 years? Eh, pag bumili tayo nung tinapay, tinitinan kagad natin yung expiration. Ubos ang pagkain. But you know, sa pagtitiwala nila, paglalagak nila ng tiwala sa Diyos, na tumawag sa kanila, na inilabas sila from Egypt patungo dun sa Promised Land, 40 years silang naglakbay dun sa ilang, and God provided for them for 40 years. Every single day, gigising sila, babangon sila, lalabas sila sa tent, mamumulot ng mana, ng tinapay. For 40 years,
hindi sila sumala. Walang pagkakataon na gumising sila, then paglabas nila, walang pagkain. No? For 40 years, wala silang itinatanim. Wala silang inaani. Hindi sila nagkulang. So, itong kinukot na ito ng Panginoong Jesus, nire-remind niya yung Israel, wala kayong tinanim, wala kayong inani, wala kayong tinapay, wala kayong pagkain. I provided for you because you trusted me. Yun ang sabi ng Diyos sa kanila. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, man does not live on bread alone. Today, we need to learn to trust God and to trust His words. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa salita niya. Trust Him more than the physical things that we have na madalas yun yung pinagtitiwalaan natin. Madalas ang pinagtitiwalaan natin kung meron ba tayong pera dito sa bulsa. No? Meron ba tayong pera sa bangko? Meron ba tayong trabaho? Meron ba tayong health card? Minsan, nandun ang tiwala natin eh. Pero sabi ni Jesus, hindi dyan nabubuhay ang tao. Nabubuhay ang tao sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. And then, ito yung sunod na makita natin sa temptation. Sabi, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, ito na naman. No? If you are the Son of God, he said, throw yourself down, magpatihulog ka. For it is written, nag-quote ng Bible verse, si Satan sabi, it is written, he will command his angels concerning you and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Sinagot siya ni Jesus. It is also written, do not put the Lord your God to the test. Actually, makita natin dito, yung devil nagko-quote ng Bible verse. Alam niyo ba yung Bible verse na kinote dito ng devil? Ah, buti pa yung devil, alam yung Bible. Na-quote niya. Awit 91 verses 11 and 12. Psalm 91. Alam ng devil yung nasa Bible. Talo pa yung Christian, no? Diba? Ang sabi ng devil, tingnan nga natin kung totoo yung sinasabi ng Diyos doon sa Psalm 91, magpatihulog ka kasi sabi doon, iingatan ka niya. No? Tingnan natin kung totoo. Magpatihulog ka. The devil wants you to test his grace. Test the grace of God. And alam nyo, napakaraming Christians, ginagawa nila ito. They were testing the grace of God. Diba sabi mo, Lord, iingatan mo ako? Diba sabi mo, Lord, tutulungan mo ako? Diba sabi mo, hindi mo ako pababayaan? Magpapatihulog ako, tingnan natin kung sasagapin ako ni Lord. Sabi nyo, totoo, ginagawa ng Christian yan? Oo. Example, estudyante ka. Mga estudyante dito, makinig kayo. Estudyante ka. Hindi ka nag-aral. Nagpuyat ka sa ML o nanonood ka o sa kung ano-anong gimmick na pinuntahan mo. And then magpipray ka, Lord, sana pumasa ako. Sabay ko itong Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Huh? Nag-quote pa ng verse. Huh? Pero hindi nag-aral. Yun yung sinasabi, magpapatihulog ako, tingnan ko kung sasaluhin ako. Driver ka, magda-drive ka. Hindi mo chine-check up yung sasakyan mo, tapos kaskasero ka mag-drive. Sabi mo, iingatan naman ako ni Lord. Huh? May sakit ka. Hindi ka umiinom ng gamot. Hindi ka umiinom ng maintenance mo. Hindi ka sumusunod sa doktor. Kumakain ka ng mga bawal. Sabihin mo, hindi ako pababayaan ni Lord. Kapatid, nagpapatihulog ka. Nagpapatihulog ka kasi sabi mo, hindi mo na ako pababayaan ng Lord.
May bayarin ka. Renta ng bahay, tuition ng mga batang nag-aaral, utilities at iba pang mga bayarin. Instead na mag-ipon o mag-budget, panay ang pasyal, kain sa labas, bili ng ganito, bili ng ganyan. Pagdating ng mga bills, the Lord will provide. Sasabihin ng Lord, nag-provide na ako. Ginastos mo. Kapatid, nagpapatihulog ka eh. Nagpapatihulog ka tapos sasabihin mo, iingatan ako ng Lord. Alam mong delikado gagawin mo. Alam mong mali, pinagsasabihan ka, itutuloy mo. Katwiran mo, hindi naman ako pababayaan ng Lord. At marami pang mga application doon. Kapatid, ang sabi ni Jesus, do not put the Lord your God to the test. You are testing the grace of God. Ito pa yung madalas. Ito yung madalas. Sabi naman ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Patatawarin naman ako ni Lord. Understanding naman si Lord. Do not put the Lord, your God, to the test. Sa pinag-uusapan natin, ikaw yung tinetest para okay, maging matatag yung faith mo. Huwag si Lord ang itest mo. Bakit? May kailangan bang patunayan si Lord sa iyo? May kailangan bang i-prove si Lord sa atin? No. Wala siyang kailangan patunayan. Do not test Him. Do not test Him. And then, sabi, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said. Ibibigay ko sa iyo lahat yan, ha? Parang lately, marami ako napupuntahan ng mga matataas na mga lugar, overlooking. Niyaya ako ni Kuya Ray dun sa Gotokwahan, dun sa San Mateo. Overlooking, pinupuntahan niyo ng mga nagbabike. Ang hirap-hirap puntahan nun eh. Madali lang, nakamotor ako eh. Iba, nagbabike, hirap na hirap, no? Overlooking. Siguro ganun yung ganang devil side. Pinakita niya lahat, di ba? All the kingdoms of the world, lahat ng kaharian, ng sanlibutan at ang karangian nito. At ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. If you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Ayun po dito, makikita natin, ano ba talaga yung gusto ng devil? Ano ba talaga yung gusto ng Satan? He is competing against God to be worshipped. He is competing for your worship. Well, if you know the real story, Satan was originally an angel of God. Top angel, the brightest and the most beautiful among all the angels of God. And he was leading all creations in worshiping. Siya yung nagli-lead sa worship para sambahin ng Diyos. Until he was not satisfied in worshiping. Hindi na siya nakontento sa pag-worship sa Diyos. Ang gusto niya, siya na yung sambahin. So, he rebelled against God and led one-third of all the angels to fight God. And of course, they were defeated. Talo sila, mananalo ba naman sila sa Diyos? Makinisip niyo, Pastor, totoo ba yung kwento na yan? Totoo yun. Nagkudita sila sa langit sa pangunguna nitong si Lucifer na angel ng Diyos. Kasi ayaw niya na mag-worship, gusto niya sana yung sambahin. Talo sila. And here the devil showed what he really wants. He desired to be worshipped. Ang gusto niya sambahin siya. He wanted the Son of God to worship him. And in fact, sabi niya, he offered all the kingdoms of the world and all its splendor. Yung lahat ng kaharian ng mundong ito, yung lahat ng karangian, ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Ang lakas ng loob nito, kanya ba yon?
Sino bang kausap niya? Di ba si Jesus Christ yung kausap niya? Di ba? Who was there in creation? Kasamang lumalang at lahat ng bagay na lalang sa pamamagitan niya. And then sasabihin ng devil, ibibigay ko sa iyo ito. Teka, teka, teka. Sino ba may ari niyan? Sa'yo ba yan? Huh? Numero unong scammer talaga ito si Satan eh. No? Scammer yan. Di ba ganyan yung mga nanloloko? Mga ngako, hindi naman niya kayang ibigay yung pangako nila. Kaya maraming broken-hearted eh. Nangangako, ikaw lang ang mamahalin. Hindi naman pala kayang gawin. No? Yung mga nalulokong ipapangako, ganitong kita, ganitong ano, ay, hindi naman pala kaya. No? Sabi niya, bibigay ko yun sa'yo. I-worship mo lang ako. No? Kasi ang gusto niya, siya yung sambahin at hindi ang Diyos. At may bagong strategy pa yan, ha? May bagong strategy yan, Satan. No? Na, kasi ang gusto niya talaga, siya yung i-worship. Siya yung i-worship, hindi ang Diyos. Kaya sabi niya kay Jesus Christ, bibigay ko yan sa'yo, basta ako sambahin mo. No? Pero may bagong strategy siya. Ang bagong strategy, kahit hindi na siya i-worship, kahit hindi na i-worship yung devil, kahit hindi na i-worship Satan, basta, huwag mo na rin i-worship si Lord. Di ba gawain ng mga politiko yan? Kung hindi niya mabili yung boto mo para iboto mo siya, ang gagawin niya, huwag ka na lang din bumoto. Huwag mo lang din iboto yung kalaban ko para at least bawas yung boto niya kahit hindi mo ako iboto. Huh? Yun yung strategy ng mga politiko. Si Satan, ganoon din ang strategy. O sige na nga, alam ko, ayaw mo akong i-worship. Pero huwag mo na rin i-worship si Lord. Huwag na. Trabaho ka na lang, huwag ka na mag-worship. Kikita ka. Magpahinga ka na lang. Huwag ka na mag-worship. Huh? Spend time with your family. Mag-bonding kayo. Huwag ka na mag-worship. At least, happy kayong family. Huh? Maglibang ka na lang. Pursue your hobby. Huh? Anong gusto mong gawin, gawin mo. Huwag ka na lang mag-worship. So kahit hindi mo na ako i-worship din, alam ko naman, hindi mo ako i-worship kasi obvious naman. Sino ba naman aamin nag-worship kay Satan? Basta huwag mo na rin lang i-worship si Lord. At kung ano-ano pang mga bagay nilalagay ng devil para magulo yung isip natin para huwag tayo mag-worship kay Lord, masaya na siya doon. Happy na yung devil doon. Kahit hindi siya i-worship mo, basta huwag ka rin mag-worship kay Lord. At least parehas kami. Hindi ako in-worship, hindi rin siya. Parehas lang kami. Happy na siya doon. At minsan, mas effective yung strategy niya na yun. Eh. Huh? At meron pang ibang variant yan. Parang virus lang, may ibang variant. Huh? No? Yung attitude na pag magwo-worship ako, dapat may kapalit. Magwo-worship ako, pero dapat may kapalit. Kasi dito, ang sabi ng devil, binibili niya yung worship ni Jesus. Eh. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo itong sanlibutan. Ibibigay ko to sa iyo. Basta sambahin mo ako. So, gusto niyang bilhin yung worship. Kaya minsan, ang paglapit natin sa Lord ganito, parang, Lord, yung worship ko for sale. Anong ibibigay mo sa akin para i-worship kita? Kailangan may kapalit. A-attend ako sa church. Magwo-worship ako, pero dapat, ano ba ngayon, February 12, pero Lord, dapat sa 14 may date na ako, ha? Mag-church ako, pero Lord, ah, yung ina-applyan kong trabaho, saka yung promotion ko. Huh? Lord, yung kinoclose ko na deal, ha? Mag-worship ako, Lord, dapat may kapalit. Kasi si Satan nga, eh, sabi niya may kapalit, eh, basta i-worship ko siya. Eh. Ikaw, Lord, anong ibibigay mo sa akin para sa yung worship ko? Huh? Sige ka, Lord, pag di mo sinagot yung prayer ko, di na ako mag-church. Tampo ako sa iyo. So, yun yung another variant. Worship for sale. Sino yung may ibibid? No, anong bid mo, Lord? Titingnan ko kung ano yung mas, sino mas maganda offer dun ako. No? That's another variant of it. Kaya merong mga tao na yung attitude nila, lahat ng gagawin nila para sa Lord, may kapalit. May kapalit. Alala ko noon. Naalala ko pala tong kanta na to kasi narinig ko eh, no?
Pero ewan ko kung kailan nabago yung kanta. Dati kinakanta namin ang mga ibon na lumilipad, mahal ng Diyos di kumukupas, di ba? Ang mga isda. Yan, kinanta na nila. Pero narinig nyo na ba to? Kasi parang bago ko lang, o siguro a few years ago ko lang narinig yung kanta na ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos sobra-sobra pa. Ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos sobra-sobra pa. Kaya yung mga tao nag-a-attend na doon, yung mga wala akong pera, hindi pupunta ako doon, bibigyan ako ng Diyos sobra-sobra pa. Ako. Ha? Kapatid, kung narinig mo at kinakanta mo yun at napunta ka dun sa simbahan na yun, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, hindi po yun totoo. Hindi yun totoo. Kasi kung totoo yun, di wala nang Christian na mahirap. Diba? At kung yan ang motivation mo, kaya ka lumapit sa Diyos, kapatid, madi-disappoint ka. You will be disappointed. Ang gusto ng Diyos sa paglapit sa Kanya, buong pagpapakumbaba, pagsisisi ng kasalanan, kilalanin siya bilang Panginoon at gagamitin niya tayo sa ipagagawa niya sa atin, hindi natin siya gagamitin para makuha natin kung anong gusto natin. Pero ganun minsan ang nangyayari. Kaya ang sagot ng Panginoong Jesus, away from me, Satan. Worship the Lord your God. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. We worship God because He deserves to be worshipped. We worship God because He is worthy. Karapat dapat siyang sambahin. We worship God because of who He is. He is God. He is the Creator. He sustains. He is the Savior. He is worthy. We worship God because of what He has done. Hindi tayo magwo-worship dahil meron tayong gustong kunin sa Kanya. Meron na siyang ginawa. At meron siyang plano patuloy na gagawin. That's who He is. And with that, He is worthy to be worshipped. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, lumayas ka, Satanas. Ang Diyos lang ang sasambahin mo at siya ang iyong paglingkuran. But notice this. At the heart of the responses that Jesus said sa bawat temptation, ang laging sinasabi niya, it is written. Napansin niyan? Napasin siya. Sabi niya, nasusulat. Ang response ni Jesus sa every temptation is the Word of God. Ang salita ng Diyos. And you know, that is the secret. That is the secret. The main ingredient on how to withstand, how to be victorious in the face of all the temptations na meron tayo, na hinaharap natin. Respond with the truth of the Word of God. It is the Word of God every time. Kaya nga, in-encourage namin kayo eh. Paano tayong sasagot sa word of, ng Word of God kung mas kabisado pa ni Devil, ni Satan, yung si Satan nagko-quote pa ng verse, medyo ititwist niya pa nga eh. Doon mahusay yung devil eh. Iko-quote niya rin yung verse, iti-twist niya. Diba ganyan sabi niya kay Eve, kay Eva, nung attempt niya? Sabi niya, hindi totoo yan. Di ka naman mamamatay eh. Prank lang yan. Yung devil nagko-quote ng verse. Pagka narinig mo, uy, parang ano yan ah. Kasi hindi mo alam kung ano yung sinabi ng verse. Kaya ngayon, encourage namin kayo, mag-devotion po tayo, mga kapatid. Spend tayo ng time in our devotion. Basahin natin yung Bible.
Atin tayong growth class, alas 9 hanggang 9:50. Oh, nag-worship tayo, pero growth class, maganda, may discussion. At yung application ng mga Bible verses na pinag-aaralan, maisasakto, maiakma. Growth class natin. Marami tayong mga pag-aaral na ino-offer. Diba? Kung meron kayong clustering na ginagawa, may Bible study na, mahalaga yun. Kasi kung wala yun, hindi natin kayang harapin yung temptation. Hindi natin kaya. When we are tempted to be proud or to be selfish, tandaan natin yung sinasabi ng Philippians 2:3, sabi, do nothing out of selfish ambition, but in humility consider others more important than yourselves. No? Pag natetempt ka na mag-worry dahil sa matinding presyo ng mga bilihin at sa kaguluhan ng mangyayari, na mga nangyayari sa paligid natin, pwede natin makot yung Philippians chapter 4, 6-7. Do not worry about anything, but in everything, through prayer and supplication, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, it will guard your hearts. Pag natetempt ka na mag-worry, pag natetempt ka na matakot, you're fearful, marerecall mo at makakot mo Isaiah 41:10, sabi, do not fear. I am with you. Kung matakot, kasama mo ako. Do not be afraid. I am your God. Palalakasin kita. Tutulungan kita. For every situation. Di ba yung mga Bible ngayon, pag tininan mo, meron ng guide yan eh, sa bandang likod. In times of fear, meron laging sagot sa temptation. Meron laging sagot sa bawat situation. So every time you're tempted to sin by the devil, go to the Word of God. That is the key. The Word of God. Ang salita ng Diyos. Yung last verse ng Matthew chapter 4, 1-11, sabi ng verse 11, then the devil left him. Umalis na rin eh. Nanawa na rin siguro. No. Abi niya, bigo. The devil left him, and angels came and began to serve him. We see the devil left Jesus. Jesus was victorious. He withstood the temptation. He was sinless. Na-maintain niya yung kanyang holiness. And as a result, he was able to fulfill yung purpose niya, yung purpose to be the perfect, holy sacrifice for sinners. Kaya ang sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Kung nagkasala siya, hindi na siya pwedeng maging handog. Hindi na siya pwedeng maging kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan. Kasi may kasalanan siya, but no. Dahil nagtagumpay siya, hindi siya nagkasala, na-maintain niya yung kanyang holiness. The Lamb of God, ang kordero ng Diyos, na naging alay sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin dahil siya'y hindi nagkasala. Mga kapatid, ipinakita ng Panginoong Jesus kung paano natin haharapin at pagtatagumpayan ang mga pagsubok na ito. We can learn by following His example. Ang response niya when tempted, the Word of God. The Word of God. Recall the scripture. But first, kailangan may marirecall ka. Dapat may alam ka. Nung isuko natin yung buhay natin sa ating Panginoong Jesus, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Pinagsisihan na natin yung kasalanan natin. Tayo'y ginawa ng bagong nilalang. Pinawalang sala tayo. Nilinis tayo. Sa biyaya ng Diyos. Nung tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Kaya natin siyang pagtagumpayan sa salita ng Diyos. Let's pray. Salamat, O Diyos. Pinatawad niyo kami sa aming mga kasalanan. At wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa amin. At mapagtatagumpayan namin ng tukso sa biyaya po ninyo. Lord,
ilagay po ninyo sa amin yung kauhawan sa inyong salita. Kauhawan sa presensya nyo. At yung laging pagsunod sa inyo. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Kita niyo po ang aming kahinaan, ang aming kalagayan. Pero lumalapit at sumusuko kami sa inyo. Maranasan nawa namin, Panginoon, ang pagkilos paggawa niyo sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. They know you.